Never say die pa rin daw si Vice President Leni Robredo sa ideyang pagkaisahin ang oposisyon para sa susunod na eleksyon. Kaya plano niya ituloy ang unity talks habang hindi pa sigurado ang kandidatura ng mga tatakbo. Sa isang panayam, sinabi ulit ni Robredo na dapat magsama-sama ang oposisyon para matapatan ang administrasyon. Pero kahit umaasa raw siya, tanggap na niya kung walang papanig sa mga aspiring presidential. Wala na rin daw siyang magagawa kung yun ang desisyon nila. Matatanda ang nakipagpulong si Robredo kay Senator Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, pati na kay Manila Mayor Isko Moreno para sa unification. Kaso nga lang, isa-isang nag-anunsyo ng kandidatura ang tatlo. Ready naman akong tumakbo. Ready akong tumakbo kung sa assessment ay makakatulong yon sa mission natin. Pero ready naman akong hindi tumakbo kung sa tingin ko lalong makakaharang yon. Lalong makakaharang sa pag-ayos natin ng bansa natin. Sang-ayon naman si dating Senador Antonio Trillanes sa Unity Talks. Yan ay basta si Robredo daw ang magiging presidente. Pero tanong ni Trillanes kung gusto ng pagkakaisa, bakit ibinasura ni Robredo ang unification plan ni Lacson? Giit din ni Trillanes, huwag nang ipilit ang unity candidate dahil mas malaki ang chance ang manalo ni Robredo kung maraming kakandidato. So sinasabi ko, nakita nyo na yan na ganito yung resulta, and yet gusto nyo pa rin pilitin na ganyan yung senaryo. So gusto nyo papanalunin yung kalaban, di ba? Samantalang dito, doon sa marami, aba, eh, mas maganda yung chance. Hindi unity based on principle yon, kundi unity based on winnability, which is bad.